Good morning, Ms. Susan. Back to Scout Area nga ang Task Force Special Operations ngayong umaga. Malapit dyan sa mga kaibigan natin sa studio. So maagang abiso rin dito sa ating mga kababayan na naka-overnight parking na nakabalandra sa sidewalk dahil nasa mahigit 30 tow trucks po ang dala ng Task Force ngayong umaga. Maaga rin paalala na lagi hong dalhin ang inyong lisensya at kung sakaling ma-apprehend kuho kayo ay huwag na hong mag-atubiling ipakita ang inyong driver's license. Sa ngayon, dalawang sasakyan pa lang ni Susan ang nahatak kaninang alas 7 ng umaga. Good morning, Ms. Susan. Celine, kognito sa babaeng nag-viral dahil sa pagsasayaw ng In My Feelings Challenge sa gitna pa to ng EDSA, ha? Nahanap niyo na ba yung babae? Ano yung parusang maaari niya kaharapin? Personally, ma'am, itong mga videos na nakita natin, ano, yung viral, ay pinahanap ho ng ating ahensya. So far, na-trace na ho natin yung pangalan. Pero biniverify lang ho natin, ma'am, dahil may resemblance yung may-ari ng account dun sa babae na nasa viral video. Sa katunayan ho, minessage na ho natin yung may-ari ng account para ho i-confirm kung siya yung nasa video. Just in case ho, gagawa ho tayo ng ilang paraan para makumpirma kung siya nga ho yung nasa video. Wala ho kasing date at saka oras yung viral video. Maaari ho nga magbayad ng 5,000 multa ang mga nasa viral video bilang first offense ho sa Anti-Distracted Driving Act. Alam mo, Ms. Susan, medyo insulto ho ito, no? Dahil hindi tayo nagkulang ng paalala dito sa mga motorista na huwag mag-In My Feelings Challenge sa mga major thoroughfares. Okay, oh, totoo naman yun. Anyway, maraming salamat, MMDA spokesperson ASEC Celine Pialago. Good morning.